Noong 2014, nagulat ang buong mundo sa biglang pagkawala ng Malaysian Airlines Flight 370. Sakay ng eroplano ang 200 na pasahero. Lumipas na ang 7 taon at marami na rin ginawang search operation pero hindi pa rin natagpuan ang nasabing eroplano. Ang tanong natin, ano ang maeksakto nangyari bago nawala ang Malaysian Airlines Flight 370? At ano-ano ang mga teorya ng mga investigador kung bakit nag-crash ang eroplano? Bago natin umpisan ang kwentuhan natin, kung bago ka pa lang sa channel na ito, i-subscribe mo na yan at huwag mo kalimutan i-like ang video na ito para lagi kang updated sa JP Amazing Stories. Malaysia na 370, standby. Sa Kuala Lumpur Airport, may isang Boeing 777 ang naghahanda na sa pag-alis. Malaysia 370, request level. 370, we are ready, requesting flight 340 to Beijing. Ito ang Malaysian Airlines Flight 370. Isa itong daily passenger flight na lumilipad sa pagitan ng bansang Beijing, China at Kuala Lumpur, Malaysia. 370, bandang 12:40 ng ating gabi, ang Malaysian Flight 370 ay binigyan na ng clearance para makaalis. Ang sakay ng nasabing eroplano ay ang captain na si Zahari Ahmad Shah, First Officer Farik Abdul Hamid, 10 cabin crew members at ang 227 na pasahero. Number control, Malaysian 370. Malaysian 370, number radar, good morning. Climb flight level 250. Morning, level 250, Malaysian 370. Malaysian 370, climb flight level 350. Climb level 350, Malaysian 370. Wala pang isang oras, ang eroplano ay nasa impapawidan ng South China Sea sa taas ng 35,000 feet. Ang panahon ng oras na yon ay maganda at maaliwalas naman. Noong papasok ng Flight 370 sa airspace ng Vietnam, nag-send ito ng signal sa air traffic control sa Ho Chi Minh. Ang flight controller sa Kuala Lumpur ay nagpaalam na at nagsabi na ng good night. Malaysian 370, maintaining level 350. Malaysian 370. Malaysian 370, maintaining level 350. Malaysian 370. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9, good night. Good night, Malaysian 370. Lumipas ang isa't kalahating minuto, ang Flight 370 ay biglang naglaho sa radar ng Kuala Lumpur, Ho Chi Minh at Bangkok. Hindi na kasi nila matrack ang eroplano. Natatrack kasi nila ang eroplano sa pamamagitan ng dalawang transponder. Ang transponder ang naglalabas ng signal para malaman ng mga air traffic control kung nasaan na ang eksaktong lokasyon ng eroplano. Kaya nagtataka sila kung bakit biglang huminto ng sabay ang dalawang transponder o sadyang dini-activate ito na kung sino man na nasa eroplano. Maraming beses nilang sinubukang kontakin at alamin ang lokasyon ng Flight 370 pero lahat sila ay nabigo. Naglaho na parang bula ang Flight 370. Nung hindi makarating ang Flight 370 sa Beijing sa dapat itong scheduled arrival, dineclared na itong missing. Dito na nag-umpisa ang pinakamagastos na search operation sa kasaysayan ng aviation industry. Ang paghahanap ay unang nakatuon sa paligid ng lokasyon na kung saan nasabing nawala ang Flight 370. Ito ay sa pagitan ng South China Sea at sa Gulf ng Thailand. Pero nakalaunan, mas pinalawak pa ang search area matapos isiwalat ng military ng Malaysia ang mga natuklasan nilang impormasyon. Hindi kasi tulad ng radar system na ginagamit ng air traffic control, ang long-range military radar ay hindi umaasa sa mga transponder. Ang ginagamit nila ay reflectance para matrack ang posisyon ng mga target sa impapawid. Ang mga data na nakolekta ng militar ng Malaysia ay inilabas nila sa publiko. Ang nakalagay dito ay ganito. Ilang sandali daw pagkatapos mawalan ng contact sa Flight 370 ang mga air traffic controller, ang eroplano ay lumihis mula sa scheduled flight path niya. Tapos bigla daw ito lumiko sa kanan at sinundan pa
na isang mahabang pagligo sa kaliwa. Ang Flight 370 ay lumipad pabalik sa Malaysia tapos kumana sa isla ng Penang. Dire-diretso lang ang lipad niya papunta sa northwest hanggang sa mawala na ito sa coverage ng radar. Sa mga sumunod na araw, ang Strait ng Malacca, ang Andaman Sea at ang Bay of Bengal ay ginalugad ng mga search party, katulad ng mga barko, mga aircraft at mga vessel. Pero kahit anino na Flight 370 ay wala sila natagpuan. Samantala, ang mga investigador naman ay ina-analyze nila ang satellite communication record ng Flight 370. Katulad ng mga modern na eroplano, ang Flight 370 ay may satellite communication terminal o tinatawag na SATCOM. Ang function nito, ito yung magsasend at tatanggap ng mga transmission sa lupa. Ayon sa records, bago lumipad ang Flight 370, ang terminal SATCOM nito ay nag-login sa satellite network at kumunek sa isang ground station sa Perth, Australia. Ang station na yun sa Australia ay hawak ang mga detalyadong record ng mga incoming at outgoing traffic sa pagitan ng Flight 370 at ang station na yun. Ganito ang nakasad sa mga document. Bago mawala ang Flight 370 sa South China Sea, maayos naman na gumagana ang lahat. Pero habang lumilipad ang eroplano, biglang naputol ang link sa SATCOM. Sa di malaman na kadahilanan, biglang huminto ang communication. Pero 3 minuto ang lumipas matapos mawala ang Flight 370 sa ibabaw ng Andaman Sea, nag-request ulit ang terminal nito na mag-login sa network. Matagumpay naman na kumanek sa SATCOM link ang terminal, pero nung malapit na mag-anim na oras, bigla na naman ito naputol. Nung mga oras na yon, ay dineclare ng missing ang Flight 370. Sa mga huling oras na ito, 2 attempt ang ginawa para makontak ang eroplano sa pamamagitan ng satellite phone. Ang parehong mga tawag ay natanggap ng terminal ng SATCOM at sinubukang kontakin ang cockpit. Pero sa kasamang palad, lahat ng tawag ay hindi nasagot. Ang terminal ay nag-respond din sa 5 automatic status request. Pag ang ground station kasi ay walang nare-receive na update sa isang eroplano sa loob ng isang oras, magsisend ito ng signal o status request para makumpirma kung ang terminal ay online pa ba nang sa gayon malaman nila ang status ng eroplano. Sa ganitong paraan nasukat ng mga investigador ang distansya sa pagitan ng satellite at ng eroplano. Binasin nila ito kung gaano katagal ang pagbato at pagtanggap ng mga transmission. Kaya base sa mga data na ito, nagkaroon sila ng idea kung saan posibleng lokasyon ng eroplano base na rin sa mga huling pagbato at pagtanggap ng mga transmission. Kung isasama pa nila sa pagbabasehan nila ang fuel consumption, ang speed nito at iba pang mga factors, ang naging conclusion ng flight analysis nila, ang eroplano ay maaaring nasa bahagi ng Southern Indian Ocean. Ang region na ito ay nasa jurisdiction Australia. Kaya nung pinakita ng mga experts ang kanilang analysis, ang mga search party ay doon na naghanap. Ang gobyerno ng Australia ang namuno sa operasyon. Pero kahit ginalugad na nila ang 4,500,000 kilometers ng Southern Indian Ocean, sa kasamang palad, kahit anino ng Flight 370 ay walang natagpuan. Chinek din nila ang mga hydrophone na nakadeploy sa ilalim ng Indian Ocean. Ang hydrophone ay nakalagay sa ilalim ng dagat para i-record at pakinggan ng mga iba't ibang tunog sa ilalim ng karagatan. Merong 4 na hydroacoustic station na malapit dito. Kaya kung nag-crash ang eroplano sa dagat, sigurado lilika ito ng napakalakas na tunog. Pero nung kinuha nila mga data sa hydrophone, wala naman silang narinig na kakaibang tunog. Ang Flight 370 ay may nakakabit na 2 underwater locator beacon. Isa itong locating device. Ang layunin nito, kung bumagsak ang eroplano sa ilalim ng dagat, ito ang magsisend ng signal nang sa gayon malocate ang eksaktong lugar ng eroplano. Ang battery nito ay tatagal ng 40 days pag nag-crash ang eroplano. Sa paghahanap nila ng signal ng underwater beacon, nakasagap sila ng halos kapareha sa frequency na binabato ng beacon. Na-detect nila ang signal sa ilalim ng 3,000 meters. Kaya hindi na sila nagsayang ng oras at dineploy agad nila ang autonomous submersible. Ilang linggo din ito nag-scan kung saan na-detect ang mga signal. Pero natapos ang paghahanap na wala sila natagpo ang eroplano. Meron isang lalaki ang sumali na rin sa paghahanap at ito ay si Blaine Gibson, isa siyang American lawyer at adventurer. Nag-travel siya mula Amerika papunta sa Malaysia. Ang layunin niya ay para makausap ang mga pamilya ng mga nasawi.
Sa isip ni Gibson, kung hindi matagpuan ng mga search party ang Flight 370 sa dagat, ang gagawin niya, siya naman ay maghanap sa lupa. Kaya nag-umpisa na siyang pumunta sa mga coastal areas at sa mga beaches. Nagbabaka sakali siyang makakita ng mga debris ng eroplano na inanod dito. Ang ginawa niya, kumonsulta muna siya sa mga oceanographers. Tapos gumawa sila ng simulation na tinatawag na Ocean Current and Debris Dispersal Pattern. Ang layunin nito, alamin nila ang probability kung saan direksyon ang malaking posibilidad na anuri ng mga debris. Kaya sa advice ng mga eksperto, pumunta siya sa Mozambique. Ito ay sa southeast coast ng Africa. Humingi siya ng tulong sa mga mangingisda at sinabi niya kung may mga nakita ba silang kakaibang bakal na parang parte ng eroplano. Ang isang mangingisda ay may binigay sa kanya. At ito ang MH370 Horizontal Stabilizer Panel. Dito na siya nagtawag pa ng mga mangingisda at sinabihan niya sila na babayaran sila sa bawat makikita nila mga bakal na posibleng parte ng eroplano. Kaya marami pang mga debris ng eroplano ang natagpuan dito. Umabot sa 31 na debris ang natagpuan ng mga mangingisda. Pero sa pagsisiyasat ng mga eksperto sa mga debris, wala naman sila nakitang traces sa pagsabog sa mga debris. Wala din sila nakitang burn marks sa mga ito. Nagpatuloy pa rin ang paghahanap sa mismong eroplano. Pero wala talaga sila natagpuan. Kaya noong 2017, sinuspindi na ang search operation. Lumipas ang isang taon, rinisyum ulit ang paghahanap ng isang American salvage company na may pangalang Infinity. Pero lumipas ang isang taon, wala rin bunga paghahanap nila. Kaya tumigil na rin sila. Hanggat hindi natatagpuan ang remain ng Flight 370, hindi natin malalaman kung ano ang naging sanhi ng crash. Marami na buong teorya kung bakit biglang nawala ang Flight 370. Ang unang teorya nila ay na-hijack ang eroplano. May dalawa kasing lalaki ang sumakay ng eroplano na gamit ay mga nakaw na passport. Pero nung binacrowd check ito ng mga investigador, ang dalawang lalaking ito, wala naman sila nakitang crime record at wala silang kinabibilangan na crime group. Nalaman ng mga investigador na tumakas pala ang dalawang ito sa bansa nila para humingi ng asylum sa ibang bansa. Wala di umanong masamang balak ang dalawa sa eroplano, kaya ruled out ang hijacking. Ang pangalawang teorya nila ay ang pagsabog ng cargo na naglalaman ng lithium batteries. Maliban kasi sa 200 na pasahero, meron pa silang kasamang 11 metric ton na lithium batteries. Ang hinala nila, ito ang naging sanhi ng sunog. Kaya daw lumiko pabalik ang eroplano para mag-emergency landing sa airport. Pero ang pinagtataka nila, bakit dumiretso ito sa Indian Ocean? Kaya medyo alanganin ang teoryang ito. Ang pangatlong teorya nila ay ang katulad na nangyari sa Helios Flight 522. Maari nagkaproblema din ang pressurization system ng eroplano, kaya nawalan ng malay ang mga piloto at mga pasahero. Kaya marahil ito ang dahilan na ilang oras na lumilipad ang eroplano hanggang sa mawalan ito ng fuel. At ito ang naging sanhi ng pag-crash ng eroplano. Ang teoryang ito ay may malaking posibilidad. Kung gusto nyo mapanood ang kwento ng Helios Flight 522, may video ako niyan. I-click nyo na lang ang link. Ang huling teorya nila, kaya daw nangyari ang crash dahil di umano sa piloto. Ayon sa investigasyon nila, kaka-divorce lang nito sa kanyang asawa. Nagkaroon daw ito ng depression. May mga nakuha rin sa bahay niya na flight simulator. Nakita dito ang mga data ng flight path na katulad sa naging ruta ng Flight 370 bago ito nawala. Pero ang lahat ng ito ay mga teorya lang. Dahil hanggang hindi nakikita ang eroplano, hindi nila malalaman kung ano ang naging sanhi ng crash.